Kapal ng bag! Ako ng voice command. Open, please! Tapos kusang aangal. Hindi na kubo yun. Aba, sinisilip na naman. Good. Quality? So na, mga kapanalig. Konti na lang talaga. Simulan na magbulita kasama Sinoy TV. Good morning, mga kapanalig. Panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo ngayon. At ngayon ay Friday ng umaga. Ang oras natin ngayon ay 7:10. At nandito tayo sa babuyan natin, mga kapanalig, no. Ngayong umaga na to, hinihintay lang natin yung mga kasama natin ulit. Dahil syempre, gagawa na naman tayo dun sa ating kubo, mga kapanalig. Ang gagawin ngayon ay mag-aasinta ulit o maghuhukay, mga kapanalig, para doon sa kitchen natin. Alam nyo, mga kapanalig, marami kaming pinagdadaanan dito sa Calacan, no? Alam nyo, hindi lang yung hirap ng paggawa ng kubo, yung hirap ng pag-vlog. Yung isa pa dito, mga kapanalig, na pinagdadaanan namin ay yung hirap sa pagligo. Kasi, mga kapanalig, dito napakalamig. Pag inabot ka dito ng gabi at hindi ka agad nakapaligo, nako, baka sabihin mo na bukas na lang, mga kapanalig. Ako kahapon, first time kong hindi nakaligo dito, no, kasi naramdaman ko kagabi na sobrang lamig, kaya sabi ko ngayong umaga na lang ako maliligo. Kaya tingnan niyo 'yung suot ko, ayan pa rin 'yung short. Nagugasahan ko ng paa, nagilamos, nagsipilyo at natulog. Ang plano ko ngayon na lang ako maliligo umaga, mga kapanalig, no, bago tayo pumunta ng trabaho doon sa baba, para fresh naman tayo at hindi nakakaya doon sa mga kasama natin. Baka maamoy na amoy kulob tayo o something o ano, di ba? Yeah. Ayan, maligo muna tayo. Pero bago tayo maligo, silipin muna natin ating mga babies. Hello? Yung mga tulog po. Hello? Good morning sa inyo, mga biig. Kamusta naman kayo, mga biig? Oh, walang pansinan. Ganyan kayo pag may pagkain kayo, ha? Oh. Sige. Ito na ang tamang oras, mga kapanalig, para tayo ay pumunta sa banyo at maligo. Wala tayong choice, mga kapanalig, no, dahil bibili kami ni tatay ng, tulad na sabi ko kanina, bibili kami ng kahoy dun sa hardware para makarating dito na maaga. Naku, si Jerome, tumatakbo pa si ano. Naku po, nagmamadali na nga dahil alis na kami. Bigla ba namang... Binanatan pa ng sandali lang, Kuya Louie. Alam ko na gagawin mo. Huwag po, huwag po. Huwag po, huwag po. Good morning pala kay Dede. Habang iniintay natin si Jerome, makapanalig na matapos sa kanya activities doon sa loob ng CR, gusto ko lang magkwentuhan muna tayo. Mga kapanalig, kaya namin minamadali talaga tong kahoy na makabili agad. Kasi gusto ko pag alis namin, mga kapanalig, noon ng Saturday, makita na namin na may kasana ng kahoy yung pinakabubong, mga kapanalig, no, para pagbalik namin, halos makukompleto na rin. Ang mahirap na part na lang naman dito na gagawin namin, mga kapanalig, ay yung doon sa kusina. Kasi kailangan na naman namin maghakot ng hollow blocks at buhangin para magkaroon ng flooring. After noon, puro kahoy na lang ang ilalagay at yero, tapos okay na. Matatapos na tong ating kubo, mga kapanalig, no. Mga kapanalig, sobrang excited ako matapos tong kubo na to. Kasi nga, itong lugar na to, isa sa pangarap kong lugar, no, para gumawa ng content. Mahilig kasi talaga ako sa mga bundok o sa madahon na lugar. Kasi, mga kapanalig, tuwing mahal na araw, umakyat kami ng bundok Banahaw. At ang sarap sa feeling pag umakyat kami. Iba yung pakiramdam, talagang makapag-relax ka, tahimik. So 3 days kami sa Banahaw, mga kapanalig. Doon ko talaga na feel na yung pag mag-isa ka o kasama mo yung mga tropa mo, talagang makakalimutan mo yung mga problema mo, mga kapanalig. At ayan na nga, nakikita natin, mga kapanalig, si Jerome na naka-asul na, lumabas na ng CR. Nagsabong ka ba? Naka na naman. Diretso hugas na rin na kamay ang galing sa pet mo, ah. Naglalaban na. Sipag ni Jerome. Alright, pwede na mag-asawa. Bago tayo mag-start sa pagsubok, mga kapanalig, gusto ko lang magpasalamat kay tatay dahil pinamanahan niya tayo ng brief. Dahil wala na tayong brief. Binigyan niya tayo kagabi, mga kapanalig. Kaso ngayon hindi ako nakaligo. So ngayon natin masusukat to kung sakto ba at tama ba ang pagkakasalo. Tignan natin. Mare, good morning.
Lalim na iniisip mo. Lalim na iniisip mo ah. Dapat ito si Nanay makakapanalig mo. Ah, nagluluto na. Yan. Morning. Good morning. Pero maliligo na ako talaga. Tara na. ang daming pupigil sa akin kasi pag ano ko, ang labig talaga eh. Sa wakas mga kapanalig, nalagpasan ko rin ang pagsubok sa aking buhay. Tapos na kami maligo. Ay kami, ako lang pala. Wala akong kasama. Tapos na ako maligo mga kapanalig at pupunta na kami ni tatay ngayon. Doon sa bilihan ng kahoy at tayo yung mamasyal muna. Malamig ang panahon mga kapanalig kaya tayo ay magja-jacket. Ang oras natin ngayon ay 7:44. Wala pa pala si tatay mga kapanalig. Hintayin muna natin. Umakyat tata no. Hintayin muna natin bumaba. Tapos akyat ulit kami. napansin ko lang dito na nagbunga na yung bulaklak ng orchids nila oh. Gaganda mga kapanalig oh. Pag nagawa na yung kubo natin doon, hingi nga tayo kay nanay para makapaglagay tayo doon sa buba. Ganda ng bulaklak, di ba? Etong dancing lady mga kapanalig, ayan. Namumulaklak na rin siya mga kapanalig, dancing lady. Okay, at ibang mga bulaklak dito. Kaya pala hindi ko makita si tatay mga kapanalig nandito sa baba. At nag-aasikaso na sila dito. Yan, waiting lang dito ay sa mga maghahakot ng hollow blocks mga kapanalig at buhangin. Bali papasok pa rin sila dito, umupa pa rin tayo ng mga maghahakot para hindi na tayo mahirapan at yung mga kasama natin. At para mas mapabilis pa yung ating trabaho. Bababa muna tayo dito sa kubo. Sabi ata para maparating kay tatay na ready na ako. I'm getting ready. I'm ready. Ah, nandito na rin pala si Paring Ronsberg, no? Wow, press na press ah. Siyempre. Nakasurvive na ako. Diyan, kung makapansin natin si Kadede na pinaplano na tinititigan ang mga bagay na gagawin niya mamaya. Naglagay na sila ng kahoy dito mga kapanalig. Kasi layout. Yan, mag-layout na sila. Hukayin na namin mamaya yung mga panalig nung pagdating namin ni tatay galing sa hardware. At yan, nag-stretching na si Paring Ronsberg. At yan, binabata kang mga litted si katawan. Paring ready na. Yeah! Si tatay mga panalig nagpupukpok na dito. 3, 4, 5. Ganito kalaki yung magiging kitchen natin mga kapanalig. No? Para, ayan, may imagine nyo na meron ng layout. Ito yung pinaka ano natin, lababo at lutuan. Ito mga kapanalig, sabi ko nga open sa ano to. Open yung pinaka ano natin, lutuan, no? At ito lilinisin na raw ni tata yung mga nakalawit na kawayan na yan at yung mga dahon na ayan, yung mga sabit-sabit para makita natin yung mismong view. Dito na yung ano niya, ito na yung pinaksayag. Pinaka ano niya, tapos bibilang lang tayo ng septic. So hanggang dito yung pile ng bulaklak. Ayan. Ganyan. Dito. Kala ko hanggang dito. Taas dito. Kasi hindi. Kaya medyo mataas kasi nandito pa naman yung level ng kami. Oo. Para po kasi medyo matangkad yung mga magluluto. Medyo hindi ka nakakuba. Oo, tama. Para pag nagluto ka, medyo nakatayo ka. Yes, tsaka yan, naka-chest out. Ayan. So marami pa pala tayong dadagdag dito. I mean, marami tayong magagamit pa ng hollow blocks kasi mababa tong part na to mga kapanalig, no? Kaya mga dalawang baon, tapos sa ibabaw. Dalawang baon dito na hollow block, pali apat yung nakalitaw. Apat pa. Apat. Tapos doon, mataas na kasi yung part na yon, isa lang. Kaya mamaya, pag naka-file na ng hollow block dyan ng dalawa, yung lupa na pagtambak natin galing doon sa taas. Sa taas, tatambak dito. Para mag-level. Level na yan, pwede na tayong mag-flooring. Alright. Ito na lang yung kinikwento ko sa inyo mga kapanalig. Ito na lang yung mahirap na part. Kasi nga maghahakot pa ng hollow blocks at buhangin. Pero after nito, wala nang problema pag na-flooringan yan. Kasi nga puro kahoy na yung ating asikasuhin. Maambon, wag naman. Challenging na naman mula nung araw. Ang plano ko nga mga kapanalig, sabi ko sa kanila kahapon, yung dito yung CR, tapos dito nakaharap yung inidoro. Tapos yung pinaka ano niya, yung pinaka pader niya nabubuksan na ganun. Para pag gusto mong dumumi, tapos nakaupo ka sa trono, nakikita mo yung mga galaw ng dahon, yung yung mga ibon na lumilipad, yung front view. Yung front view. Salamat sa nag-comment sa
upload ko kahapon. Oo. Yung front view pala. The front view. Kasi nasabi ko, background. Background. So, yun. Yung ibig sabihin ni Pare Kapanalig, pag nandito ka nakaupo, pwede mo i-open yung... Yung front view. Front view. Para makakita mo yung nature. Yes. Ang mahirap lang pag may nag-telescope. Kita-kita ka. Kita-kita. Nakita ko yun, mga kapanalig, hindi... sa Facebook sa bansang India ata yung mga CR nila doon pwedeng i-open yung unahan tapos kitang-kita mo yung ano yung view ng bundok makita mo yung mga puno no ano yung parang Rosberg yung ano diba kawayan yung ano niya yung pang-cover doon sa current view come to think na nandun kasi ni Toro tapos hinilain siya ngayon yung kawayan ngayon nandito na gano'n pag hinila mo gaganon siya open sesame yan maganda. Di ba pwedeng ano na lang magpapawa ko ng voice command open please tapos kusang aangal hindi na kubo yun ay tik na masyado at eto na pinupukpok na ni tatay mga panalig para bumaon yung kawayan doon para kapitan ng tanse at makapag layout ng maayos may maaga tayo na pag start ng trabaho ngayon 7:53 pa lang mga kapanalig pero tayo maano na kumikilos na dito. Eto kahapon mga kapanalig, nakinis na rin ni paring Ronsbert itong mga kawayan na ilalagay natin doon sa unahan ng bahay, no. Inalis niya na yung pinakabuko dito kasi nga baka makasabit sa tao pag nadapa, mahirap na. Alam niyo naman ang kawayan, matalim. At nandito na naman si Concho. Good morning Concho, Concho, Concho. Kumain ka na Concho? Ha? Nakain mo na ba yung mga herbal na kinakain mo noong nakaraan? Ang sabi nila, masakit daw ang tiyan mo kaya ako kumakain ng mga halaman na yun. Totoo ba yung Concho? Isang taon naman dyan. Bait ni Concho, no? Sama natin sa sagubat. Pag wala si tatay sa akin, kasasama. Marami kang matututunan sa akin about sa, ano, sa mga kalokohan. Ang problema mga kapanalig, parang masama ang panahon ngayon kasi umaambon. Ambon tapos ngayon ulan na. My goodness, palakas ng palakas. Pero huwag naman sana. Kumakapalampag dito sa paligid. Kung mapapansin nyo, kulay puti yung kapaligiran natin ngayon. Lord, please, huwag po muna para matapos na itong mga layout. Sinusukat na nila tatay at ni kadede mga kapanalig yung magiging lababo at lutuan natin dito. Yan Cinco. Lumalakas ah. Huwag po muna. Sa S. Ang matitira ay... Water na yan? Water. Tama na. Tama. Kakain daw muna kami mga kapanalig. Sabi ni tatay dahil luto na. Naamoy na ni tatay dito sa baba na yung amoy nung niluluto nila doon. Tara na. At bibili pa tayo ng kahoy. Okay, biglang tumigil ang ulan. Maraming salamat po. Dinilig ng Diyos ang ating hiling na sana po huwag tumuloy. Para matapos na itong ating kubo ngayon. Akit muna tayo sa taas mga kapanalig. Woo! Woo! Papakita ko lang sa inyo mga kapanalig no, yung magiging daan natin dito. Diba? Dito kami lagi dumadaan. So pag natapos yung kubo na yon, ililipat dito ni tatay, ililihis dito sa gilid. Pag ganoon. No tay? Ililihis pag ganoon. Pag ganoon, tapos papunta sa highway, pababa dito sa kubo. Ganoon. Ang layo. Layo ng ano daan. Ah, lumalamig na naman mga kapanalig. At proud na proud ako sa sarili ko dahil bago na ang damit na nakikita nyo. Bago na yung suot ko. Hindi na pare-parehas mga kapanalig. It's time to eat! Alright, so mamaya na lang pupunta kami ng hardware after ng kainan. Let's go mga kapanalig, magsikain na rin kayo. At ayun na nga mga kapanalig, tapos na kami kumain. Kaya bababa na ako. Excuse me, ang dami ko nakain, pasit ka to, nasarap. Baba na ako mga kapanalig kasi take 2. At yan ang mga kapanalig, tapos na ako kumain, kaya bababa na ako. Baba na tayo. Yan at kung makapansin natin mga kapanalig, patuloy pa rin na makapalampag dito sa ating kapaligiran at hindi na natin makita ang banda doon, no. Ayun na nga ang ending mga kapanalig. Bubungos na talaga ang ulan. At hindi na kinaya. Silong muna tayo. Mahirap magkasakit ngayon. Ay, mukhang may mga gaganap na naman na challenge ngayong araw na ito.
Yeah, medyo tumila ng ulan mga kapanalig, kaya pupunta na kami tatay doon sa bilihan ng kahoy. At sana magtuloy-tuloy na to para diretso na yung trabaho natin mga kapanalig, no. Let's go, tay. Kita tayo para makabili na tayo ng kailangan natin na kahoy. Lord, patigilin niyo po muna para makatapos kami. Kailangan po namin umuwi bukas. Lameg. Yay. Good morning. Good morning, ah. Alis na kami ni tatay dito mga kapanalig, at samahan niyo kami ulit sa biyahe. Tara. Titigil na tong ulan na to. Daan na. Bibili na kami ng kahoy at ang lamig. Sa tayo tayo doon pa rin sa dati. Sa tayo ano? Sa dati pa rin. Malapit. Apa Tagaytay? Okay. Nandito na tayo sa bilihan ng kahoy. Alright. Aray ko po. Okay, dito tayo bibili ng kahoy para dun sa ating kubo mga kapanalig, no. Aha. Ito pala maganda bumili, oh. Kasi parang walang kahoy. Ay, nasa bodega lang, sir, yung kuko naman natin. Dito, yung unang kanto, sir, dyan, kanan. Tapos pag iusun ko, may makikita kayo kung kahoy yan dito sa bandang kaliwa. So, titignan natin sa bodega mga kapanalig yung mga kahoy na bibili natin para sure na matibay. Yeah, no? Tatanong lang natin kung magkano yung mga kahoy. Para malaman natin kung kasya pa ba yung budget natin. Dahil magpapasahod pa tayo sa mga tao. 27 daw, sir. Di ba 200 na lang? 500 na yung, sir. Pwede na yun, tay. 500 na po yung, sir. 300 na lang. Pakikumpiyad nga noong... Alright, so ito tinatanong lang namin mga kapanalig kung pwede i-deliver yung kahoy doon sa Tamayo, no? Kasi 30 piraso na ako kulamber yung aming orderin. Bali, may delivery charge na 300 pesos. Pero okay na yun. Para makarating lang yung kahoy doon sa ano, sa kubo natin. Okay, maganda kasi mga kapanalig, ngayong araw din mismo madi-deliver yung kahoy na bibili natin sa kanila. Bali, 4,700. Plus 300. 5,074. 74. Okay, ito ang bill natin mga kapanalig, no? Okay, sakto lang naman. Ipatitestes na lang muna namin. Ipatitestes ko lang. Bayaran na natin para narekta na. Hindi, dito na lang natin mamaya bayaran pag na-testes. Pag na-testes na. Okay. Tara, papatestes muna natin mga kapanalig bago natin bayaran. Let's go! Ito na, nandito na tayo. Maganda to kasi makakapili tayo ng kahoy na gagamitin natin doon sa kubo natin mga kapanalig. At may testisya na rin dito. Daming kahoy.
12 by 10. Okay. Okay. Makakapili tayo ng maayos dito, mga kapanalig. Yun eh, mga diretso no tayo. Yun eh, straight na straight. Straight from the heart. Ang kahoy. Solid na tayo. At tigas. Mm. Underset na rin pala, no? Hindi na mas mundo. Apat, tapos 7 by 2 by 4 by 10, pito, tapos 20 dos por dos ay 12 haba, 20. Malito boss, pito. Pitong lapat nito. Ang 20 piraso. Kasama na 2 by 4. Itaas ilalim 2 by 4. Yung itaas ilalim 2 by 4. Tapos yung mga pagkakapitan natin ng dinding 2 by 2 na lang. 2 by 2. Mm. Alright. Yun, pantay na pantay oh. Ito? Hindi. Ate, bago ba lang. Luwe. Yan. Nakapili na si tatay mga kapanalig ng mga kahoy, mga dos por dos na ano, gagamitin natin. So ngayon titis-tisin na yan. Makikita natin yung mga kapanalig para madiretso. Ay. Ikaw magtitis-tis? Ah, okay. Akala ko 30 piraso nito, kaya hati-hatiin pa pala yan, no? Ang 20 pirasong 2x2. Tapos 4 na 2x4x12, 4. 2x4x10, 7. Yan na mga kapanalig. Magbabayad na tayo mga kapanalig dito. $5,074. Nakabili na tayo mga kapanalig at uwi na, hintayin na lang natin. Pag hindi kinaya ngayong umaga, after lunch daw i-deliver. Yeah, let's go na tayo. Woohoo! Uwi, ana! Opya! Iba-iba ito.
Wala nang checkpoint. Ricky Park ulit. Saan ba? Kaya dine na lang. Salamat. Saan ba? At nakabalik na kami. Antarik nito. Lakad pa baba na. Wait. Sa wakas mga kapatalik, nandito na ulit kami. At maya maya bababa na ako dun sa kubo para makatulong dun. Tara na! Punta na tayo sa baba mga kapanalig at medyo umaambun-ambun pa. Pero puntahan na natin sila doon. Tingnan natin kung ano na yung mga natatapos dito sa kubo natin. Mamaya yung kahoy after lunch daw. Pag hindi kinaya ngayong umaga, kahintay na lang natin. At yung mga naghahakot ng mga bata mga kapanalig dahil umaambun, mag-half day na lang daw sila. Oy! Ano? Maambon, sumilong muna kayo. Aba. Mukhang may challenge na naman ah. Woo! Sarap. Aba, nag-hukay na pala. Ariko! Ang sikat dede, nandito na. Uy, may layout na. Hukay na, hukay! Ito na mga kapanalig at nahukay na no. Itong ating paglalagyan ng asinta ng hollow blocks. Yan at si Jerome mukhang tinotoyo na no. Nag-hukay na sila dito. Bali mag-akot na lang mamaya ng hollow blocks at semento. Tapos okay na. Dire-diretso na ang trabaho natin. At sana Lord, huwag mo naman po paulanin para matapos na kami din eh. Ang oras natin ngayon ay 10:51 mga kapanalig. Ha? Si Dok kanina. Oh. Sabi, sa mga bukas din ba na mamahay mga bayawa? Hindi mo alam. Maganda gamitin tong taktak mga kapanalig no. Itong ginagamit ni tatay kasi medyo matigas yung lupa natin. Ilang araw na kasing umuulan, nasiksik yung mga lupa dito. At syempre ilang araw rin kami naglalakad-lakad dito. Kaya talagang bawat tapak ay nasisiksik din yung mga lupa. Wala na pwestuhan natin. Ah. Wala na. Wala na. Maganda pala gamitin yung taktak. Taktak mo. Tatsabe, hirap na pag tumatanda. Nakakaramdam ka na ng mga kakaiba. Di pag nibiro mo, ako dapat mapapala niyan eh. Hindi, may isang effort ka. Oh yeah. Alright. Uh-huh. Alright. Nice one. Aba, oras na
Lakas ni Rigondos mga kapanalig. Uy! Bigat niyan, isang sakong simento, 40 kilos. Nakakatikim na. Laks mo pre ah. Laks mo ah. Yung may tunog. Yan. Aha. Ha? Sa oras na to mga panalig, nililinis na natatay yung paligid dito no. Abali pinuputol niya lang yung mga halaman na nagkalat dito para maging maaliwalas. Para makita agad yung ahas. Maliwalas nga no. Pero ito tay, hindi natatanggalin to no. Bawasan lang para malilim. Oo. Dahil wala pa yung mga batang nag-aakot mga panalig, tayo muna yung mag-aakot no. So bali nakakuha na tayo ng tatlong hollow blocks. Takya pa tayo ng isa. Tapos pahinga muna. Kasi baka mabigla yung ating tuhod na naman. Yeah, para kahit pa paano may panimula, di ba? Jogging! Exercise sa umaga! Yeah! Malapit na rin naman mag-lunch no. Medyo nalate na kami ng pagpapagawa. Ng gawa, I mean. Dahil nga kanina ay umulan. Ngayon sumikat na yung araw kaya sana talagang magtuloy-tuloy na para itong Ming Asinta doon sa kitchen ay matapos. Tsaka yung flooring. Yeah. Si tatay oh. Uy, sababay. Kahirap. Gandaan lang. Nah. Hop. Time check lang tayo mga kapanalig no, 11:57 na at malapit nang mag lunch break. Tuloy-tuloy pa rin kami dito sa ginagawa namin mga kapanalig, yung pag huhukay. Bali ito yung tungko mga kapanalig no. Yung hinukoy ni paring Ron's Bird, yung ating kalan na nakatutok dito sa nature. Yun no. Sarap. At si Jerome patuloy lang din na naghahakot dito, naghuhukay. Maya-maya lang mga kapanalig, pagbalik natin dito ng mga alauna, eh pwede na natin asintahan to. Hinihintay ko mga kapanalig na malagyan ng ano to no, ng sako, papatong-patong na sako para ano, mapatag na itong ating tambayan. Oh! Aba! Ang lakas! Lakas talaga ni Rigondox oh. Parang bonjing dyan sa suot mo. Sipag naman ni Rigondox. May halik ka sa akin mamaya. Ah, tatlong kiss. Tatlong kiss at isang palakpakan. Tatlong kiss. At dito mga kapanalig, mag-aasinta rin dito yung hollow blocks. Yan, pag nasintahan yan, yan ano rin, tawag ito, tatambakan para patag na patag yung tambayan dito. Meron din kami pinaplano doon sa likod mga panalig, pero tsaka ako na ipapaliwanag sa inyo kung ano yung plano namin doon na isa pang tambayan para masarap mag-edit no. Sa oras na to mga panalig, nakikita na natin yung mga hukay no, yung magiging forma. Bali, limang patong dito ng hollow blocks mga panalig, tapos dito, lima ba din eh? Apat lang pala dito. Isa lang. Isa. Dalawa. Dalawa, kasi mataas na tong part na to no. Afternoon at sana kayanin namin mamaya. Eh ano na yan, tawag dito, tatambakan. Tsaka konti lang naman, maliit lang eh, kayang-kayang tambakan no. Maliit lang. Pre, anong nakain mo? Ba't ang sipag-sipag mo? Skype eh. Sipag na Rigondox siyo. Yeah. Ganyan talaga pag nakakayakap ka sa akin sa madaling araw eh no. Pagising mo ang sigla mo no. Sigla. So, gusto ko na ibaba nga mamaya eh. Sipag ni Rigondox na kailang buhat na eh mga panalig. Tapos dalawang simento na yung binaba. Tapos naghakot pa ng bali anim na ano, hollow blocks. Lakas. Bilib na talaga ako sa'yo pre. No. Pogi eh.
Siyempre, masipag din ang mga kasama natin dito. Hukay lang ng hukay. Hingal na. Hingal na mga kapanalig. At yan si Jeromo, parang naglalaro lang. Hinahanap na yan ang tatay niya mga kapanalig. Ilang araw nang hindi umuwi sa kanila yan. Pang ilang araw na natin dito? 4, 5? 5 days. 5 days na mga kapanalig. Ay, balikan lang. Balikan lang. Anong nangyari? Alright. Pero makapag-vacation na tayo mga kapanalig kasi nga Valentine's Day. Valentine's Day. Kailangan natin magdilig ng mga halaman baka matuyot. Baka may masasabi pa rin. Ah, ano masasabi mo na magba-Valentine's Day? Ah, kailangan ko magdilig. Ah, saan ka magdidilig? Doon sa mga matsura. Eh, si Paring Rosberto. Parang nag-uukay ng kayamanan. Para sa bayan. Ayan na mga kabataan, ang pag-asa ng bayan. Mga naghahakot na sila mga panalig ng ating buhangin dito sa baba. At hindi na tayo mahihirapan. Bayan ko mahal ko. Mga balot na balot yung mga panalig. Ayaw masira ang kanilang mga mukha sa sinag ng araw. Kanina umuulan kaya nag-half day lang sila mga panalig, no? At ayan, tatlo sila ngayon na nagbababa ng buhangin mga panalig. Ang mga maliligsi na kabataan ng Kalaka. Uy, uy, alright. Oha, nice one. Shout out. Happy friend. All right, kainan na raw mga panalig. Break time muna tayo at babalik na lang tayo dito pag tapos natin kumain. Mag-aasinta na tayo mga panalig at ayun, ayusin namin yung taas, no. At ang aming ulam mga kapanalig. Ano to? Balatong. Ito ang tinatawag na balatong. You know, na may miswa. Wow, yummy. May miswa. Ah, bihon pala, miswa to. At rice. Tara na mga panalig, magkain na tayo. Salamat pare. Wow, di pa kumakain pero ang laki na. Dumating na yung kahoy natin mga kapanalig. Pwede pa para sa mga bata yun? Pahakot natin sa mga bata para mas mabilis, no? Tingnan natin mga kapanalig yung ating nabili na kahoy. Let's go! Ang macho pala ni Tatay Roman. Ang ano, ang daming muscle ng back. Oh, roboto. Ito na ang ating kahoy. Ito na mga kapanalig. Sa wakas, malapit na makompleto ang ating kubo ngayon. Sila kuya nag-deliver. Oh. Buti natuntun nyo kuya. Liblib yun eh. At ito, si Tatay nag-reseta ng gamot. Alright, bababa natin yan. Dito lang. Hello. Ako din niya. Alright. Din lang sa gilid. At kaya din eh. Yan. Ayan, may pako na. Nice one. Oh, ingat. Oh, may pako na tayo. Ayan na. Pero binababa lang mga kapanalig. Yes. Kulay violet pa lang kanilang uniform mga kapanalig, no? At ang ganda ng mga napili nating dos por dos para doon sa ating kubo. Mapapanoorin niya si Louie TV. Yes, Louie TV. Subscribe guys sa YouTube ah. Louie TV. Para makita niyo yung kabugian niyo. Ah. Next. Oho. Uh-huh. Abare. Ang pangalan mo sa Louie TV. Louie TV. Oh. Yeah. Baka may gusto kayo shout out yung mga asawa niyo, mga kabit. Yan. Valentine's Day pa naman. Apya. Mhm. Bye, maraming salamat. Ang pangalan mo kuya? Michael sir. Ikaw? Joshua. All right, maraming salamat sa kanila. Louie TV. Subscribe kayo ah. Panoorin niyo. Salamat. All right, tapos na ang break time namin mga panalig. So kailangan na naming maghalo para matuloy na namin yung pag-asinta dito. Maghalo na kami ng semento.
masyado daw. Malambot masyado. Inuuna lang namin tong gilid, mga panalig, na lagyan ng asinta para matambakan namin, no, makakuha kami ng lupa dun sa taas. Mapagod na. Wow, palikpik. Yan, nakadalawang patong na tayo dito, mga panalig. At dito naman tinitira ni Kadede tong kabilang side. Dire-diretso lang tayo dito, mga panalig. Woo! Konting paghihirap na lang. Din eh, dalawa lang din. Patano na yun? Tatlo? Apat na yun. Hindi, I mean yung patong? Hindi, dalawa lang din. Dikit yan. Ito, tatlo. Tatlo na yan. Okay. Ito, yung patong ito. Ano yung maliit na yun? Tapos ganun ba? Ito yung level eh. Ano pa? Ito. Lutuan. Di eh, di na eh. Tungko. Okay. Contestant number one, Mr. Pogi. Nang nasugbu Batangas. Costume! Woo! Lakas! Oh, ha? Naka-shades pa eh, no? Oh, ha? Wow! Pahinga muna, pahinga muna! Tay, wala raw daw yung gulo. Salamat sa sakripisyo. Tay! Ayun, lakas na ito. Apat! Yan, malakas. Apat! Nice one! Kilid lang sa'yo! Parang wala! Sisiw! Sisiw ako dito! Up! 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 Wait! Oh, okay. Hinahamon nyo eh, oh! Oo, yan, lima! Hinahamon nyo eh! Docs, bilib na ako sa'yo! Yellow! Para karton eh. Ha? Para karton. Karton? Lima? Puro yelo yan ako. Hindi, walo. Walo yan? Oo. Lima yan? Lima. Sinalo ka naman din. Oh, walo. Oh. Oh, pang walo. Oh, pang walo. Ano to? Nasaan daw ulo na Roman? Ay, doon kumuha doon. Ito kumuha daw, ikutang. Ayos. Wala na daw. Last limang hollow blocks mga kapanalig ang nangyari. Katunayan? Oo, katunayan. Baka sabihin natin, styrofoam lang yung ano eh. Oo? Pinubuksan lang natin. Oo. Unboxing the cement. Kada kasalaman na yan, di. Di. Inahamon nyo kasi. Isa. Dalawa. Tatlo. Ah, lima nga. Baka anim pa nga eh. Lima. Apat. Alright. Lima. Okay, another five. hingal na siya eh. Oh.
Pinabibili mo talaga ako, Regondo. So isa oh. Yan! Para mabilis tayo. Salamat sa inyo. Alright. Ay. Oh. Oh. Alright. Woohoo! Aba, sinisilip na naman. Goods. Quality? Ano? Ha? Doon sa itaas, oh. Wala nang hollow block dyan, doon sa itaas kami nakuha. Opo, unlock sa taas ba pre? No. Tunggo, para may sabuatan na nangyari ah. Hindi, wala sabuatan. Ang sabuatan? Tingnan niya kung meron doon. Opo, alright. Wala rin yung paminto. Wala na pala sa paminto? Wala na? Wala na? Ilang pang pero may mahalo pa. At ito na nga mga panalig, unti-unti nang nabubuo ang ating kusina. Uy, grabe, tuling kumilos ni paring Rosberg. Alright. Sayang yan. Naalala ko tuloy si Bayawak. Si Bayawak. At sa oras na to, mga panalig, dumating na si Regondox. Opo, muntik madulas. Regondox na may dalang soft drinks at siya. Ano pa pangalan mo, pre? Secret. Secret daw. Ayaw pa magpakilala? Secret. Si Secret. Grabe, lima na naman nata yung dala ni Regondox, so. Mukha na sanay na yung paa mo, pare. Op, op, sasabit. Oh. Yeah, nice one. Diyan na lang. Merienda muna tayo. Nice. Oh. Ooh, limang piraso. Alright, malapit na mag-merienda mga kapanalig, no? Yeah, ito yung mga merienda natin at mga tinapay. Malapit na rin matapos itong ating kitchen, no? Woo! Pagod na mga panalig, pero kinakaya pa rin natin, no? At ito, unti-unti nang nabubuo yung ating lutuan. Bali, ito yung lutaan natin mga panalig. At kulang pa to ng isang patong. Ayan, ito, dalawang patong pa. Matatapos na rin yan maya-maya. Ang problema, sana kasya yung simento mga panalig. At si tatay at si Joshua ay naghahakot ng tawag dito, hollow blocks. Ano sabi mo, pre? Ingat lang tayo. Oh, dapat walang tapon. Oh. Sabi mo tinatapon namin. Concho, ikaw na naman nga. Si Concho talaga, Concho, Concho, Concho. Mhm. Bait ni Concho no. Nice. Hello, Kasya. Kasyan, Kasyan. Labis pa. Labis. Oo. Tiwala lang. So na mga kapanalig. Konti na lang talaga. At salamat sa Diyos, lumakas ang loob ko dahil mukhang kasya naman yung semento natin na natitira. Swak na swak para sa ito, sa isang patong pa din eh. Uy. Excited na ako dito sa lutuan natin eh. Ganda ng view. Diba ito yung lutuan. Tapos nakabukas yung pinaka ano dito, yung pinaka bintana. Kitang kita mo yung mga ano dito, mga halaman, mga puno. Front view. Front view. Hindi yung ano. Comment sa last vlog ko, thank you very much. Alright. Sinasabi ko doon, Trace, background. Background. Thank you very much for correcting me. Yes, alright. Kaya pa, Moy? Adede, kaya pa? Yeah. Si tatay kaya pa yan, oh. Last si tatay. Si Joshua mukhang ano na, malungkot na. Hindi ka na umuwi dito sa atin. Dito na natambay si Concho. Lagot ka, Concho. Si Concho eh. Tatakwil ka na. Lahat ng vlog kasama si Concho. Ito na si Jerome mga kapanalig, nililinis niya na yung paligid no ng ating kubo habang sila Kadede at si paring Rosbert dito ay patuloy lang no na yan, nag-aasinta pa rin. Lupit talaga. Konting-konti na lang mga kapanalig, isang patong na lang at okay na, makakahinga na tayo ng maluwag. At ayan na nga mga kapanalig, ang saya-saya ko kasi nga yung semento na kinakatakutan namin kanina na magkukulang, eh sakto naman pala.
Ito na yung itsura ng ating pinaka dining area at kitchen. So ito yung pinaka tungko ba tawag ito? Tungko. So dito natin gagawin yung kalan natin, mga kapanalig, no. Bali tatlo yan. Tatlong butas. Dalawa. Hindi, masama daw ang dalawa eh. Oo. Yan, masama daw yung Paris eh. Kaya tatlo. At dito yung sinasabi ko sa inyo, yung view, mga kapanalig. Dito yung bintana, bubuksan natin yan. Para habang nagluluto, nakikita natin yung ano, yung magandang mga kabundukan dito. Tungko. Datringko. Oo. Okay na, mga kapanalig. Hi, salamat. Salamat, salamat po. Bali, bukas ang plano namin, mga kapanalig. Tatambakan na to. Kasi ang flooring niya hanggang dito. Yan! Hanggang din eh, no? Tapos, pag natungtungan na yan ng tawag dito, ng flooring, maglalagay pa tayo dito ng hollow blocks para sa tungko natin, pati sa kusina. Bangan nyo lang, mga kapanalig. Naibaba na rin yung kawayan, yung kahoy dito, mga kapanalig, yung mga 2x2. At bukas naman, sila tatay at si kadede, mangunguha ng mga kawayan para dito sa ating dingding, tsaka dito sa ating pambubong. Tapos kami naman, mga kapanalig, tatambakan namin yun para mapuno namin ng lupa, yung pinaka flooring, tapos tsaka namin dadalihin ng semento. Ayun ang balak bukas, mga kapanalig. Tapos na ang trabaho, mga kapanalig, pero kukuha kami ng kahoy kasi magbo-bonfire kami, mga kapanalig, no. Magbabanding-banding lang, chill lang, kasi sa pagod maghapon, kailangan namin mag-chillax. At ayun, mga kapanalig, puputuli ko na yung vlog ko dito, no. At ayan, siguro ipipremiere ko to, mga kapanalig, no. Maraming salamat sa pagsubaybay sa vlog ko ngayon. At unti-unti na natin nakikita yung kakalabasan na itong ating kubo. Hintayin nyo lang, mga kapanalig, konting tiyaga na lang. Ayan, lahat kami dito ay pagod, pero ang sarap sa pakiramdam kasi nga nakikita na namin kung ano yung magiging itsura. Ayan, maraming salamat at nakarating kayo hanggang dito sa dulo ng aking video, mga kapanalig, at mag-iingat kayo palagi. Bye-bye. Simula na magulitan sa Masino TV.